sa mga kamani-magment, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang pampaswerte natin ngayon ay gagamit tayo ng asin at luya para sa ganoon tayo ay swertihin. Nais mo bang swertihin sa buhay? Nais mo bang magkaroon ng biglaang pera? Lahat naman tayo ay nagnanais na magkaroon ng biglaang pera sa buhay natin. Nagnanais tayo na ang biglang pera na yan ay kumapit sa atin. Ngunit sa pamamagitan ng pampaswerteng ritual na ating gagawin ay talaga namang itong mga kaperahan na yan ay kusang lalapit dahil nga ito ay imamanifest at tatawagin natin para mapa sa atin. Alam ko naman marami sa atin ay problemado sa pera. Isa ka ba sa mga taong namumblema at palaging walang pera? Pues, ang katumbas lang na pampaswerteng gagawin natin para ang pera ay kusang lumapit sa atin at hindi na tayo mamblema at bigla ang pera ay mapa sa atin, gagamit lamang tayo ng asin na nasa mangkok. Okay? Hindi naman kailangan punong-puno ang mangkok. Okay lang, kahit kalahati lang. At meron tayo ditong luya na isusulat mo yung halagang nais mong mapasayo o yung halagang nais mong makuha. Alam ko naman mga kamani-magnet na ang karamihan sa atin ay naghahangad ng success, isusulat mo rin yan sa luya na yan. Ay halagang nais mong makuha ay isulat mo rin sa luya na yan. Bakit ba natin kinakailangang isulat sa luya ang mga nais nating mangyari sa ating buhay? Ang luya kasi ay parang magnet na kung ano yung mga bagay na isinusulat mo dito ay kusang kakapit sa atin, kusang mapapa sa atin at mapagtatagumpayan natin. At sinasabi ko nga sa iyo mga kamani-magnet na kapag gumamit tayo ng luya bilang isang pampaswerteng ritual at itinabi natin to sa higaan natin, pagising pa lamang natin sa umaga ay positibo na agad ang kakapit sa atin. Paano ba ang pagganap? Kukuha ng asin at ilalagay mo lamang dito ang luya na yan. Ibabaon mo lang yan, yan. So, napakasimple lang, di ba? Pero bago mo to ilagay sa gilid ng higaan mo, una, bakit ba kailangan sa gilid ng higaan? Dahil ikaw ang partikular na tao na nagnanais na magkaroon ng pera. Dahil ikaw yung partikular na tao na gustong makamit ang halagang 500,000, kinakailangan mong itabi yan sa higaan mo para sa ganun, maa-absorb mo yung positibong enerhiya na inihahain sa atin ng pampaswerteng ritual. Alam mo kasi, kamani-magnet, sa tuwing ikaw ay gagawa ng isang pampaswerteng ritual, at ang pampaswerteng ritual na yan ay gusto mong mangyari sa iyong buhay, ay talaga namang kakapit ang bagay na to, lalo pa nga't positibo habang ikaw ay gumagawa nito. At kapag naman binaon mo ang luya na yan sa asin, ay masisigurado ko sa iyo na ang luya na yan ay magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya. At ang positibong enerhiya ay kakapit sa iyo ng tuluyan at magbibigay din sa iyo ng positibong resulta. Kapag umaga pa lang pagising mo, ay dasalan mo na po. At bago ka matulog, ay dasalan mo na rin ang pampaswerteng ritual na to. Ano ba ang mga dapat nating dasal? Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung mga bagay na ninanais mong mangyari, magkaroon ka ng biglaang pera dahil ang pera na yan ay mangyayari. Sasabihin mo lang sa dasalin mo, handa na akong tanggapin sa buhay ko ang 500,000. Ibig sabihin, sinasabi mo na ito ay magaganap at mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, itong bagay na to ay minamanifest mo. Ibig sabihin, ang bagay na yan ay magaganap at magkakaroon ng katuparan. At sinasabi ko sa bawat araw na pagising mo sa umaga at pagtulog mo, pagising pa lang, mananalangin, pagtulog, manalangin, at sa loob lamang ng isang linggo, ang minamanifest mong kaperahan, ang tinatawag mong pera na yan, ang inaakit mo na halaga, ay mapapasayo at makukuha at makakamit mo. Basta't palagi kong sinasabi na ang benepisyo ng pagpagawa o pagganap ng isang pampaswerteng ritual ay napakahusay upang bigyan tayo ng tuluyang swerte,
Ngunit, ikaw mismo na gumagawa ng kaswerdehan ay dapat palaging positibo. Huwag mong papapasukin sa buhay mo ang mga negatibong bagay. Dahil ang mga negatibong bagay na yan ay maaaring magpasok ng kamalasan. At ayaw na ayaw natin ang mga kamalasan na yan ay pumasok sa ating mga buhay. Ang nais lamang natin ay pumasok ang mga kaswertihan. Upang tuluyang pumasok ang kaswertihan sa ating buhay, huwag po nating kalimutan ang manalangin at isabuhay ang bawat panalangin na ating sinasambit. Sa bawat panalangin po, huwag ka lang magbibigkas ng salitang sana. Dahil ang salitang sana ay negative po yan. At ayaw na ayaw natin papasukin ang mga negatibong bagay sa pagpaswerteng ritual na ating ginagawa upang sa ganun ay hindi tayo mamalasin. Ang gusto lamang nating papasukin ay kaswertihan. At dahil nga ito ay nilikha natin ng buong puso at minanipis natin ang kaswertihan, inilagay pa natin ito sa gilid ng ating higaan, ang lahat ng bagay na ating bibigkasin at dadasalin ay magkakaroon ng kaganapan. Ang lahat ng ito ay mapapasa atin at magsisimula na tayong mamuhay ng masagana kung lagi mong minamanifest ang positibong enerhiya. Maraming mabibigay na benepisyo ang pagmamanifest natin ng mga positibong enerhiya at paggawa ng isang pampaswerteng ritual, lalo pa nga't ito'y nasa tabi mo lamang at hinihilingan at tinadasalan. Naa-absorb mo ang positibong enerhiya na yan, kung kaya't ang lahat ng positibong aspeto ng buhay ay magiging positibo rin ang resulta. Basta't palagi kong sinasabi na kung meron mang mga tao sa kapaligiran na nagbibigay ng negatibong enerhiya, ay mas mabuti ng pakaiwasan. O di naman kaya kapag ikaw ay gumagawa ng isang pampaswerteng ritual, ay huwag mo silang isama sa iyong pagganap sapagkat maaari silang magdulot o magbigay ng kamalasan. At ayaw natin na kamalasan sa ating pampaswerteng ritual, ang nais lamang natin ay pumasok ang kaswertihan. Kung kaya naman kapag tuwiran nating dinadasal ang ating kahilingan, ang 500,000 ay mapapasa akin, ito ay tuwiran ding mapapasayo, makakamit mo ito ng buong puso at ikaw ay magtatagumpay. Basta't ka money magnet, asahan mo na ang lahat ng binabagkit o sinasambit ng iyong bibig, sinasabi ng iyong isipan at lumalabas sa iyong bibig ay magkakaroon ng kaganapan kung patuloy ka sa pagmamanifest ng mga bagay na to. At walang magiging problema kung ang lahat ng ito ay minamanifest mo. Tandaan ka money magnet, papasukin ang lahat ng ito sa ating mga buhay upang ang positibong enerhiya ay lalong magpatuloy sa ating mga buhay at makamit natin ang tagumpay. Yan lamang po mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!